May impormasyong patay na raw ang isa sa mga Maute brother matapos tamaan sa opensiba ng militar ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Samantala, handa raw si Pangulong Rodrigo Duterte na sumunod sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay naman ng legalidad ng martial law sa Mindanao. Live mula sa Cotabato City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, posibleng patay na raw yung isa sa dalawang Maute brothers ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Base raw yan sa impormasyon na galing mismo sa mga residente sa Marawi ang Pangulo. Kung sasabihin daw ng Korte Suprema na illegal or unconstitutional ang martial law, ay susundin daw niya ito. Posibleng patay na raw ang isa sa mga Maute brother na kasamang umatake sa Marawi City. Ito raw ang natanggap na impormasyon mula sa mga sibilyan ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana. Tinamaan daw sa ofensiba ng militar ang isa sa mga Maute brother. Conflicting reports eh. Ang sabi nandiyan pa, ang sabi na matay yung isa, but we are still here. Ang siguro mag-clear natin lahat yan, makita natin kung ano nangyari. Habang patuloy ang bakbakan kanina, inihain na sa korte ang ika-apat at ika-limang petisyon kontra martial law sa Mindanao. Susundin daw ni Pangulong Duterte anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa legalidad ng martial law. Ito ang sinabi ng Pangulo sa ambush interview matapos ang kanyang pagbisita sa mga sundalo ng 603 Brigade sa Sultan Kudarat. Kung ipawalang bisa raw ito ng korte, sasabihin niya sa mga sundalo na wala ng martial law, pero sagot daw ng Korte Suprema kung manalasang muli ang ISIS. Pero naniniwala ang Pangulo na makikita ng mga magistrado ng Korte Suprema ang sitwasyon sa Marawi at kung bakit kailangan ng martial law. Pag sabi na sa magpulport na okay, hindi okay, de withdraw tayo. Sabihin ko sa masundalo, withdraw tayo. Kasi sabi ng Supreme Court na kung magbalik yung mga ISIS doon, bahala ng Supreme Court dyan mag-appreciate. Hindi naman matiyak ng Pangulo kung kailan matatapos ang operasyon sa Marawi, pero ang tiyak daw, tapos o hindi ang operasyon, ay tataas ang watawat ng Pilipinas doon sa Lunes, araw ng ating kalayaan. Kailangan i-raise ang flag. Lahat lang, hindi lang Marawi. Jessica, kinansela na ng Pangulo yung tradisyonal na Van de Noor na ginagawa taon-taon tuwing Independence Day sa Palasyo. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo na si Undersecretary Ernesto Abella, ay mas gusto raw ng Pangulo na pagtuunan ng pansin ang problema sa Mindanao sa araw na yon. Jessica. Joseph, nung binanggit ba ng Pangulo na susundin niya kung ano man ang maging pasya ng Supreme Court dito sa idineklara niyang martial law sa Mindanao, was he saying it matter of factly or medyo may konting iritasyon at medyo challenging ba? Kasi sinabi rin niya, no, sinabi niya rerespetuhin niya, pero sinabi rin niya na in the same breath ba yun, na sinabi rin niya, pero kung may mangyari pa, sagot na ng Supreme Court. So, how would you interpret yung tenor o yung temperament ng pagsabi ni Pangulong Duterte sa mga sinabi niyang yon on martial law? Was it a challenge or a matter of factly? He said that matter of factly, no? In fact, if not, medyo nonchalant na sinabi niya. And remember that the president is as an attorney, abogado rin yan. So talaga may deference din sa Supreme Court. Yung sinabi niya na bahala na yung Korte Suprema doon sa threat na posibleng may binibigay nitong ISIS, that's only to say na sana ay makita ng Korte Suprema yung basis niya why he did have to declare martial law sa Mindanao. So umaasa siya na okay, may mga petitions, but pag umandar na yung oral arguments starting Tuesday, I think June 13, ay makikita ng Korte Suprema kung ano yung basehan kung bakit siya nagdeklara ng martial law sa Mindanao, Jessica. Curiously, Joseph, ito mga yung unang lumabas na video nung Maute at Hapilon meeting, no, yung medyo maliwanag, sinabi na yun pala ay ipinakita rin sa mga senador noong bago sila magbotohan kung pabor sila dito sa deklarasyon ng martial law ni Pangulong Duterte sa Mindanao. Do you think tinime din ito for the deliberations ng Supreme Court, or kasi nga nakuha rin pala ng militar ito noon pa, no, May 23 pa. Do you think may connection ito doon sa magiging pasya ng Supreme Court? We haven't seen, Jessica, no, yung kasi ang nangyayari pag may mga oral arguments, nagde-delineate ng mga issues
constitutional issues ng Korte Suprema because it is not a trier of fact. So yung kung may mga ebidensya, halimbawa na mga ganyan na ebidensya ng kunyar na paglalatag di umano ng grupo nitong Sisnulan Hapilon ng plano to take over Marawi, we don't know if the justices of the Supreme Court will call on that kind of evidence kasi they will have to stick on the constitutional issues meron. Although, kumbaga, pag-iisipan ng Korte Suprema, pagdebatehan doon, kung sinunod ba yung mga requirements under the Constitution, kung ano yung basis for declaring martial law. So, on that aspect, we don't know if that will be called as an evidence. Kanina, ang kausap natin itong si Defense Secretary Delphine Lorenzana, mabanggit lang natin, no? Na talagang ang tinitingnan nila ngayong solusyon moving forward ay strengthen yung barangay system natin kasi mukhang ang nagkulang daw ay doon sa pagmamonitor ng mga taong pumapasok doon sa Marawi dahil doon sa nasurpresa nga sila sa dami ng mga tao and yung support doon sa Maute, not discounting the fact na may mga pera na umiikot na posibleng naging factor para makakuha ng mga supporters itong Maute ISIS, Jessica. Okay, do you sa binanggit mo, no, hindi kaya itong videong mga lumalabas ngayon would the government is hoping, no, na makatulong ito sa pag-appreciate ng mga justices ng Supreme Court dun sa merits of the case more than yung kung nasunod ba yung procedure o yung tamang protocol or process bago nagdeklara ng martial law ang pangulo sa Mindanao, Joseph. In the past speeches, Jessica, no, kung mapapansin natin na si Presidente talagang paulit-ulit yung sinasabi niya yung rebellion, yung definition niya ng rebellion na may grupo na who wanted to take over at least Marawi, no? That's why he used that as a justification to declare martial law. That is the President communicating already to the Supreme Court kasi may mga petitions nga against it kasi ang sinasabi ng mga petitioners yung ganong klaseng plano or yung ganong incident sa Marawi does not qualify as an invasion because it's not a foreign power. Ang sinasabi naman ni Presidente, eh may mga ano dyan, may mga foreign terrorists, yung ISIS. No, rebellion ba to? Ang sinasabi ni Presidente, yes, because they want to take over the government, at least in Marawi. So, hindi naman nagtatago si Presidente at sinasabi niya, communicating indirectly to the Supreme Court, no, by way of his speeches, yung basis niya. So we will know. I think they set it for 3 days na straight na oral arguments, 13, 14, 15. And mukhang maririnig pa rin natin yung mga statement ng Palacio why it was necessary to declare martial law on the dun sa ginagawang basehan ng ating Pangulo, Jessica. Itong reaction ng Pangulo is in contrast dun sinabi ng Speaker ng House of Representatives na he will defy, no? Pupunitin daw niya yung magiging desisyon ng Supreme Court kung hindi ito pabor dun sa naging deklarasyon ng martial law ng Pangulo, Joseph. Joseph? Okay, naputol po ang ating linya ng komunikasyon kay Joseph Morong mula sa Cotabatos.